So what's up sa inyong lahat mga bro? Magandang performance ni Dabisca Binabueva. Umaani ngayon ang blessings pagdating sa kanyang PBA basketball career. Tara't pag-usapan yan mga bro. Pero bago nga lahat ay huwag munang kalimutang mag-subscribe bilang suporta para updated ka na rin sa mundo ng sports. So matapos nga ang 16 months na pagkakasuspinde ni Dabisca Binabueva sa mundo ng PBA, sa kanyang muling pagbabalik naman itong nakaraang season sa kanyang mother team na Phoenix Super LPG ay nasaksihan nga natin itong mas improved version ni Binabueva kung saan pinangunahan niya nga itong kanyang koponan upang makarating sa semifinals ng All Filipino Cup. Bagamat hindi man pinalad na makatongtong ng finals kontra TNT Tropang Giga, ay isang malaking impact naman ang iniwan nito hindi lang sa mga PBA fans, kundi pati na rin sa kapwa niya players, pati na rin kay Commissioner Willie Marshall, kung saan ayon kay Kumea ay tuwang-tuwang nga raw ito sa naging performance ni Binabueva sa PBA bubble. Sino nga ba naman na mag-aakalang sa pagbabalik ni Binabueva sa mundo ng PBA ay halimaw na performance na agad ang ipapakita nito kung saan nag-average lang naman ito ng almost triple-double statistical points, scoring 15 points, 11 rebounds, 5 assists at 2 steals per game sa loob yan ng 12 games na paglalaro nito sa katatapos lang na PBA season. Kaya naman isa rin ito sa mga naging top players sa historic PBA bubble kung saan pumangalawa nga ito pagdating sa statistical points with 37.1, sumunod sa TNT Cager na si Bobby Ray Parks Jr. na meron namang 38.2 statistical points. Kaya naman sa darating na awarding ceremony sa January para sa PBA bubble ay malaki nga po ang pag-asang tanghaling best player of the conference itong si Dabisca Binabueva, at kung mangyari man yan mga bro ay napakagandang Cinderella story ito para sa kanyang up and down basketball career. Ngunit hindi lang yan ang good news para kay Dabis mga bro, dahil kahapon lang ay binigyan na rin ito ng panibagong kontrata ng kanyang mother team with another 3 years maximum contract, 420,000 pesos a month with a total of 15 million pesos sa loob ng 3 taong serbisyo nito para sa prangkisa ng Phoenix Super LPG. Kaya naman kasabay nga niyan mga bro ay nabura na rin itong rumors na matitrade nga raw ito sa koponan na Magnolia Hotshot pambansang Manok, Barangay Ginebra at NLEX Road Warriors. Biruin nyo mga bro, bago nakuha yan ni Binabueva ay dumaan muna ito sa pinakamadilim na parte ng kanyang buhay kung saan nasuspindi nga ito sa kanyang kinamulatang hanap buhay sa paglalaro ng basketball nang walang kasiguraduhan kung makakabalik pa ito. Ikalawa ay naghiwalay sila ng kanyang asawa kasama ng kanyang mga anak, ngunit hindi nga ito sumuko at pinilit na inayos ang kanyang mga pagkakamali sa buhay. Kaya naman maganda ang simula nga ito hindi lang para sa basketball career ni Dabisca Binabueva, kundi pati na rin sa kanyang pamilya na minsan nang sinira ng problema. Kayo mga bro, anong masasabi nyo sa pinagdaanan ni Dabisca Binabueva? Magkomento lang sa ibaba ng inyong opinion at ating babasahin yan. Mag-like sa ating video, i-follow ang ating Facebook page, mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. This is Sports TV.